Hello mga master, kumusta? Jelos Taylor po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, isi-share ko sa inyo kung paano tahiin itong Dep-Ed Teacher's Uniform na pang Huwebes schedule mga master na blouse. At ito yung kanyang style mga master, ayan siya, mayroon siyang piping, bias, may front design siya. So ito siya, ito yung kanyang material, ito yung kanyang pang piping. At ito naman yung kanyang, gagawin ko itong buttons loops na loops. Ito naman yung kanyang sleeve at kanyang combination. At ito naman yung pang ano sa buttons mga master. Parang piecing niya. Tapos ito naman yung kanyang front piecing, ito siya. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang front cutting sa may design sa front. Ayan siya, ito. Tapos ito yung kanyang bias, yung design. Tapos ito naman yung kanyang front. Tapos ito yung pagdudugtungin natin mamaya sa may front. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang back, ayan siya, at ito naman yung kanyang back facing. So ngayon mga master, mag-start na tayo. So unahin muna natin itong ano mga master, itong back parts kasi mas madali-dali kasi ito. So ganoon pa rin, ang gagawin natin ito ay buuhin lang natin itong back parts, tayin lang natin yung center back. So ayan. Tapos hayin natin itong kanyang ano dart. Medyo alalay lang ako nitong pagtayo nitong mga master kasi ano siya eh. Manipis na tila. May iba namang tila na ganito, medyo may kakapalan ito, manipis siya. At ang tila nito, ay pwede siyang baliktarin. So kung di nyo pa pala napanood itong mga master kung paano ito tinabas, panoorin nyo lang yung aking video tutorial how to cut teacher's uniform Thursday schedule mga master na pang babae blouse. At kasama nyo na rin yung panoorin mga master ang iba ko pa mga upload video sa mga teacher's uniform na sa sewing na schedule for Monday, Tuesday, Wednesday, kasama na rin yung sa pants. Pagkatapos nito ay kakapitan natin yung ating back facing sa may neckline. Ayan. Para mamaya sa back ay sa back. Pagbuo natin sa front ay diretso na tayo. Ayan, so ikapitan natin yung kanyang front side sa back parts sa facing, ayan. Tapos iganyan lang natin. So ipasada na. Tapos dito sa may curve mga master, pikitihan lang natin to. Huwag lang natin isagad sa may sinulid, no? Sa may tie, baka is para di masira. Yes. Tapos mag top stitch tayo sa may facing mga master banda. Para pagpaplansa sa mga master, hindi na siya lalabas itong facing sa palabas na makikita.
Ito na ang ating facing sa back, sa may neckline. Ayan na siya. So mamaya bubuhay na natin naman yung front. So ayan, suruh natin itong front. Ayan, so gagawin muna natin ito. Buhay muna natin itong dart. Ganun din dito sa kabilang front. Ayan, ito yung dart. Kaya natin. Siya. At pagkatapos, suru natin tong ano, kanyang pang-piping sa front. Ayan siya. Ito na yung pang-piping niya. Ano ito? Nasa 1 inch ito. 1¼ pa nga ito eh, ginawa ko. Ayan, 1¼. Ngayon, ipasada natin ito dito mga master, ganyan. So ito yung sekreto ko kung paano sa ko sa gagawin mga master na mas madali lang. Ayan dito, ipasada lang natin ito ng 1/2. Ayan. Ito kasi yung pasok ng 1/2, labas na tayo dito ng 1/4 para ito yung ating piping. Abangan nyo itong kung paano ko sa gagawin sa may kanto mga master para mas ano ito. Mas madali itong paraan itong mga master kaysa kadalasan natin ginagawa. So ayan, dito na tayo sa may kanto, malapit na. Ang ginagawa ko dito mga master, dito sa may kanto, hindi ko na yun sa pinuputol. Ginaganyan ko na lang yan siya. Tapos, itong diretso, igaganyan ko na lang yan siya. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan siya, ayan. Ginaganyan ko yan siya. Tapos, pasada. Ganyan sa mga master. At pagkatapos, ito kasi mayroong sobra tayo dito, dahil pagkuha natin sa may kanto, ayan sobra siya. Pikitihan natin itong gitna para may tanda tayo, di kayo guhitan. Ito naman yung pinakadulo sa ating kanto dito. Ayan. Ito sa kabila, tandaan din natin. Ayan. Tapos baliktarin natin to. Ito yung sobra na pikitin natin, baliktarin natin. Meron tayong sobra dito na at least kulang to 1/4. Ito yung papasada natin pag ganyan. Dito natin si pasada sa kabila. Ayan. Ayan, kunin natin yung sentro kanina sa may pikitin natin. Ayan, tapos ito yung pasada natin ngayon pag ganyan. So, ayan na siya mga master. Ayan na siya. Meron, nakuha na natin yung kanto at yung sobra nandun doon sa ilalim. Kasi ganun din naman eh, kung puputulin natin tapos idudugtong lang din naman. Eh ganun pa rin, ano pa rin yung mangyayari. So kaya ganito na lang yung ginagawa ko. Tapos pasadahan ulit.
Ayan. So, ayan yung kanto. Malinis pa rin naman siya. Ayan. Tapos, saka natin ikabit naman itong kombinasyon naman niya nandito. Ayan. Sana yun. Ayan, ganyan. Ayan. So ngayon, kapag mag-start ako sa pasada, dito ako sa kanto mag-start dito. Ayan ito, wala pa palang guwit. Guwitan ko muna. Ano naman to eh, one half lang naman to eh. Para hindi ako mahirapan. So, wala lang natin tayo nito pag magpasada kasi bias eh. Pwedeng bumanat ito, humaba. So ayan, dito ako mag-start sa may kanto. O di ba, mas mabilis lang na paraan yung sumaykan itong ginawa ko mga master. Ika na magpuputol pa. At magdugtong na naman ulit. So ayan, ganyan. Tapos dito, magpikitsa tayo dito sa may gitna. Sa may kanto kanina. Sana yun. Pwede natin iwas sa may ano kanina ha, sa may tawag ito. Yung dinugtungan natin para hindi siya makapal. Ayan. Tapos, iganyan lang natin. Ipasada naman natin ulit. Ayan, tapos dito, check natin yung kanto baka kasi hindi maayos pagkapasada eh. So ayan, medyo okay naman, kaya lang medyo banat lang siya. So dapat ano lang natin, ayusin lang natin to. So kapag nagpapasada kasi ako nito, sa ilalim ko sa ginagawa, ay ginagawa, sinisimulan. So parang yung unang pasada ko, tanda ko lang talaga ito. Kasi mahirap kasi kapag ibabaw yung bias eh, mababanat siya. So dito ko sa mag-start sa ibabaw. Ilalim yung bias para hindi siya mahatak. Tingnan natin kung okay ba. So ayun, sa mga master ang ating combination sa bias. Ay bias, oo. At ayun naman yung itong kanto. Okay naman siya, kuha naman siya. Tapos kopitin natin yung ano. Kanya isang combination. Sana yung isang kombinasyon. Ito, ikabit na natin to. Ayan. Ganyan siya. Pero ito yung mag-start sa may kanto. Dito. Ayan. So ganun pa rin, align pa rin natin itong bias kasi yun, mababa na talaga ito eh. Pwede rin naman itong bias, dikatan nyo lang ng pino kung nagdidikit kayo. Para fix talaga siya, hindi siya nababanat. Hindi siya nagbabago. Iyako, hindi naman ako naglalagay ng pilon. Thank you.
pangbanat yata kasi ka, parang kapos ah. Ah, okay lang. Ayan, tapos dito naman sa ano, sa taas, ito, pikitin natin to. Ayan. Tapos ipasada naman natin tong sa ilalim. So ayan sa mga master, ang ating front, ayan siya. Kung hindi maayos yung kanto ko ah, okay, check natin ulit. Hindi nga, magkakalas ako mga master, so kalasin ko muna. So ganun talaga, tao lang. So kapag tayo nagtatahi na, ugaliin talaga natin na ipa-quality talaga natin yung tahi natin bago natin tapusin kasi mahirap na eh. Pero kasi yung ibang manahe na hindi nagka-quality kapag medyo hindi naman maayos pagkagawa, tinutuloy-tuloy na lang kahit hindi naman maayos. So sanayin natin yung sarili natin habang nagtatahi tayo, tayo na rin yung nagpa-quality. Huwag natin hayaan na iba pa yung sisita sa tahi, sa gawa natin. Maliban na kung talagang may nakalimutan mo ka, normal lang naman talaga yon. Kasi yun ang sekreto kasi ng mga master, yung mga magagaling talaga, hindi nila hinahayaan nila na iba pa yung makasita sa gawa nila. Ayan, check natin kung okay na. Okay, tingnan natin. So ayan, okay na siya. So ito talaga yung matagal ito mga master eh. Sa lahat ng design, ito yung matagal. Kaya matagal ko itong ginawa natin ng tutorial eh. Tapos ito muna ang gawin kong isa para mamaya maglagay na ako ng buttons lock dyan mamaya. So ganun pa rin ulit dito. Dito tayo sa may piping. Ayan. Ang paborito ng bayan. Paborito. Yari ka kapag ito yung gawa mo. Paboritong tanggihan to eh. Kahit sa mga Amerikana, may piping. Pag sinasabi mo may piping, tuxedo piping, mahirap eh. So ganun pa rin ulit. Gaya na kanina, iganyan lang natin. Ayan. Kahit sinong mananay mga master kapag piping na nag-uusapan, umiiling-iling na yan. Lalo na kapag katoksido piping, mula kular hanggang ano, hanggang lapel, hanggang sa bottom. Ayawan na yan. Eh yung iba kapag may piping, automatic na yan, may ano,
may additional na bayad. So dapat pala nito may bayad additional to, no? Kasi may piping. Kasi sa totoo naman eh, di naman ako nagjo-joke. Kadalasan talaga pag may piping, may additional yan siya. Kasi mahirap kung may piping. Kaya nga. Tapos ganyan ulit. Ayan. Ayan siya. Okay na, no? Mas ano siya? Parang gawa lang ng ano? Gawa lang ng tao? Oh, di ba? Okay yan, mga master. Alright. Kung sa Bisaya pa, okay pa sa all right? Like naman dyan mga master, kung gusto nyo yung ano, kung nagustuhan nyo yung ating tutorial mga master, palike naman dyan, isang thumbs up naman. Dinaya ko lang yung ano mga master, may napanood kasi akong live na laro. Habang nanood ako, sinabi ng vlogger na i-like daw yung kanyang video, tapos tinuro niya kung saan. Nung sinabi niya, in 1 minute lang mga master, biglang lumubo yung likes. Oo. Tapos, mayroon din naman nag-dislike. Hindi talaga may iwasan, no? May nag-like, mayroon din nag-dislike, pero yung nag-like talaga, biglang dumami. Eh kahit ako nag-like din ako eh kasi siyempre para naman hindi ka sabihin na ano. Oo, pero totoo 'yun, oh, hindi ako nagbibiro. Sa laro 'yun ng cheese mga master kasi nanood kasi ako ng live ng cheese eh, nila ni ano ni sino nga 'yan? Yung batang cheese player. Ah, si ano pala mga master, naalala ko na, si Wesley So pala. Ayan, si Wesley So. Minsan kasi nanonood ako sa kanya ng live eh. Sa kanyang laro. Uy, ating kanto ah. Ayan siya oh. Okay yung ating kanto oh. Parang gawa lang ng ano. Gawa ng hindi tao. Hindi, joke lang. Kaya natin isang kombinasyon. Ayan siya.
Ari, pulong ko ang kuya, oh. Ah, buwasak ko, kuya. Atong lamisa, oh. Malakot na. Ah, di na malakot daw. Buwasak itong kada. Pagwa ta. Ayan, check natin sa kabila kung pantay siya. Baka hindi pantay yung ating magiging piping. Ay, kombinasyon. Tapos nakapagpikiti na tayo, iyari. Kailangan pantay tayo dito mga master eh. Mahirap na eh. Kukulang ako ng 1/4. Dagan ko na lang. Ayan. Ganoon pa rin, pikita tayo dito. Dito pala sa bias mga master, ito naman yung hatakin natin pagdating naman dito sa may bad ng paliko kasi ito naman yung nangungulubot. Ayan, check natin. So ayan, ayan ang ating combination sa front. Ito, lalagyan natin to dito ng ano, yung parang sa may ano, mga 1 inch dito eh. Ito yung sa may batang bandang may loops. Ayan. Ay, may buttons pala. Unahin ko ito kasi mas mabilis-bilis kasi ito eh. Yung sa isa kasi maglalagay pa ako ng buttons loop sa may bandang right side. So ito yung 1/2 na itaas natin. Down tayo ng 1 inch. Salin natin yung kanya pang buttons na ano. So ayan, mula pala dito sa may ilay-layan mga master, dapat mula dito sa may guhit natin sa length,
akit tayo ng at least 1 inch hanggang 2 inches naman mula sa baba para maabot pa rin natin yung pinaka last button. Tapos saka natin ikabit naman yung piecing. Ayan. Ay, yung isa. So ganyan, kabit natin yung piecing. Ganyan lang natin, tayo lang natin. Ayan. Dito muna ako mag-start sa may taas. Ayan. Dito naman sa neckline. Tapos dito, i-ano lang natin to sa may kanto, sa front, sa neck. Kahit i-round lang natin to ng konti. Ayan, dito ako nag-round eh. Dubli lang natin ng pasada para hindi siya mabus-bus pagka mabawasan natin. Ayan, tapos bawasan na natin ang allowance kasama ito. Kasi pwede kasi mag patong itong dalawang alawan sa medyo makapal, hindi siya maganda. Ayan, kasama din ito. Bawasan natin. Ayan sa mga master ngayon, pasadaan natin sa may top stitch ang facing banda. Ganun din dito sa may bandang neckline. Yung piecing pa rin ang ating master top stitch.
Ayan, tapos dito sa may laylayan, i-fold na natin to. Ayan. At dito sa may laylayan sa fold, ay laylayan sa fold, fold sa laylayan, ito, tinutupi ko na ito ng paganyan para preparation yan, para magtupi ko ako mamaya sa laylayan mamaya pag matapos na. Ayan, meron ako nakahanda. Ayan, na 1 inch. At inislanted ko yan para pag tupi ko kasi ito mga master, doble, makapal kasi. Ayan, hindi ko na yun sa dinodoble. So ayan ang ating left front. Ayan siya. Ako dito yung mamaya yung mga buttons mamaya. Ayan. So ano naman yung kabilang fronts naman. Sana yung ito. Ito na nga ba sinasabi ko. So natapos na lang ako ng ano. Sayang yung ano kanina. So ito, natapos ako ng pang button slope. Yung tinapos ko mukhang nawala na yata. So ganito lang, pasada lang natin to. Mas maliit pa to sa 1/4 mga master, no, ang ating gagawing button slope para hindi siya malaki. Ayan. Tapos ngayon, ang babawasan natin pasada mga master, ito kasi ating laki ng ating loops, bawasan din natin to na kasing laki din sa loops natin. Para mayroon siyang laman, maganda kasi kung may laman siya eh. Kasi kung liit kasi natin masyado, walang laman yung loops, hindi siya bilog flat siya, hindi siya maganda. Kung maaari, doble nyo pa ng ano, pasada para mas dumigas. Pura ako, hindi na ako nagdodoble, pag nagdodoble lang ako kapag medyo nagbabawas ako ng laki. Tapos itulis lang natin itong sa may dulo. At pagkatapos, sulutan natin ito ng sinulid. Ayan, ito siya. Ito yung karayom. Hindi kasi natin ito maano eh. Mabaligtad sa tawag ito. Alambre. Kaya sinulid yung pambaligtad natin. Ito, tapos itusok lang natin ito pabaligtad. Ganyan lang. Isulutan natin ito sa, hanggang sa dulo. Tapos ayan, na. Doon sa may dulo, ayan, ganyan lang natin. So ayan, nasa. Mababalik tayo natin to. Ayan, oh. Ayan, tapos, ito yung ating button slope. 5 piraso lang naman to eh. Ayan, meron tayong 5 loops. Ngayon, kabitan na natin yung loops ng ating front. Sabi ng ating isang front. Ito siya. Mula dito, ang sukat ko kasi dito, ito yung 1/2. Down ako ng 2 1/2. Ito yung first buttons. Tapos, ang distance ko kasi nito is 3 inches eh. Ayan. 3 inches.
Ayan. So ngayon, i-ano ko na sana pa ganyan. Ikabit ko na yung loops. Ang pagkabit ko pala ng mga loops sa mga master, no, tingnan mo, nakaganyan siya para nakapastrate. Hindi yung nakaganyan. Yung igaganyan natin, nakaganyan, hindi ako ganyan. Nakapaano yan siya, nakapastrate. Mamaya, paliwanag ko sa inyo kung bakit siya nakaganyan. Hindi yan siya naka... yung parang nakatulis. So ayan, nakabit na natin ating button slope. Parang may umiikot mga master, ha. Tatasin ko muna. Umiikot na naman, no? Nag-flat siya. So ayan. Ngayon, ikakabit na natin yung piecing. Ganyan siya. Ganyan. Kaya matagal to, eh, kasi mayroon ka pang kombinasyon, may maglagay ka pa ng button slope, may piping pa. Pero sa lahat naman ng design, ito naman yung medyo maganda. Maganda, maganda sa paningin, mahirap tayo eh. Matagal gawin. Pasensahan na lang kapag ito yung matuka sa'yo.
Ayan, tapos dito, i-round lang natin to. Hindi ko sa na-round, hindi kasi nahirapan ako eh. Lihin ko lang. So, ayan. So, bawasan ko lang ng allowance. Okay. So, tapos ngayon, i-ano na natin, top stitch na natin. So, ganoon pa rin yung ano natin nito, no? Top stitch sa may facing pa rin banda. Mga master, na ano, yung ating loops, natahi, walang butas. So kung na-pass forward nitong video na ito, hindi nyo yung nag-pass forward, hindi ito napanood nila. Kaya, itong video na to ay wala itong pass forward, walang slow-mo. Kaya kung may nakikita kayo nitong mga mali-mali, makikita nyo na ito kapag hindi kayo nagpa-pass forward. Ito yung kaiba sa ating video mga master eh, kasi parang tayo nanonood ng live. Wala tayong ini-escape kahit ilang seconds. Kasi wala tayong ano eh. Wala tayong mga edit, hindi tayo nag-edit ng video. Kaya pag mayroon ako maling ginawa, makikita nyo talaga. Kasi hindi ako nagka-cut, hindi ako nag-edit. Walang slow-mo, walang pass forward. Reality video, ika nga. So, ayan. Ayan ang ating loops. So, ano ko lang yung sa may laylayan. Para ano na natin, mabuo na to. Kasi masyadong nang matagal ang ating video ng mga master eh. Tagal kasi ito gawin. Ganun pa rin ito sa may laylayan, i-ano natin, advance fold for preparation. Yan. Ayan siya. Check ko yung isang front, baka hindi pantay eh. Misang kasi ito, umiiksi yung kabila kasi dihal dito sa may ano eh, dugtong. Mukhang okay naman.
Ayan siya, oh. Mukhang okay naman siya, parang gawa na ng tao. Parang gawa ko na siya, mga master. Tapos ibuwan na natin yung front at back. Pantayin natin dito. Hindi pantay eh. Ano din sa kabila. Ayan. Tapos, buhay na natin ang front at back para matapos na. May manggas pa pala ito eh. Ito pa nagawa yung manggas. So ayan, ang pagbuo lang sa pagbuo lang ay dugtungin na natin yung side by side ng front at back. Silipin na natin yung guhit sa ilalim, baka di magpantay sila sa guhit, pwedeng lumaki or lumiit. Makasabihin ng mga ano, hindi tayo sumusunod sa guhit. Ano pa naman yung mga QC? Mga QC sa mga corporate uniform. Tapos dito naman sa kabilang shoulder naman, ito yung sa kanyang left right side. Mas kabilang side naman. Sa mga master, tupihan ko muna ng laylayan. Ano na to eh, mga ano na to mga master, 1 inch fold lang to.
So ayan, tapos tayo sa laylayan. So manggas naman tayo mga master. So ipakita ko muna sa inyo yung nabuo na natin. Na yari na. So ayan siya. Ayan. So pantay naman tayo sa laylayan. Ayun yung laylayan niya, pantay naman. Ito naman yung kanyang piping, pantay naman. At dito, pantay din naman tayo. Ipaglagay lang natin, di pantay. Ayusin lang natin. So, ayan. Ayan, pantay na yung ating sentro. So, mamaya, panoorin nyo. Bibisingan ko pa naman ito. So, panoorin nyo na lang kung pag ito matapos. Ayan, so ngayon, kabitan ko muna ng, gawan ko muna ng sleeve. Ito yung kanyang sleeve. Magpapiping pa pala ako nito. So, ito yung kanyang piping. Gagawin ko pa. Piping pa, may combination pa. Okay yung pang Miraculous na design kasi ipasada mo na lang eh. Kasi gagawin mo pa eh. Sabit mo pa. Pag mamalas-malasin ka pa nito, ma-allergy ka pa. So, ito yung ating kombinasyon. Ako kasi mga master, kapag nagsusukat pala ako ng sleeve, tinatanong ko yung mismong customer kung okay na ba ito sa kanyang length, ganyan. So doon nasisigurado ko na yun talaga yung kanyang length. Ayan. Ayan, medyo kaya ginaganito ko na lang ang tabas ko. So, ito yung ating sleeve. Sana yung ating sleeve. Ayan. Kabit muna natin itong piping. Sana yung dulo nito. Ayan. Thank you.
Siguro na ako magkabit ng maggawa ng sa-slave na may piping. Tapos idudugtong ko na itong ano pang ang dugtungan. Tapos ito ay edgingan ko na. Ayan ang ating isang sleeve. Mamaya-maya ko lang yan buuhin kasi ano ko pa yung isa. Sisigan ko pa at buuhin pa. Yan, sisigan ko muna. So ako muna ay magbe-break sa panandali pag sisigan ako. Ayan, ako'y nagbalik. Ano, mahirap pagbula tayo ng ano eh. Taga-edit eh. So, nasasayang yung oras yung mga master sa kahihintay. Okay lang yan, at least reality video naman yung napanood nyo. Tayo, ayan. Kasi ako, nanonood din ako sa ano ko mga master eh. Sa video ko, lalo na kung may nagtatanong sa akin, tapos nakalimutan ko yung kung ano nga bang ginawa ko nun sa video na yon, kaya inaano ko na lang, pinapanood ko na lang. Ayan, tapos dito naman sa laylayan, sa ating sleeve, dugtong natin yung kabilang sleeve para ito naman yung pagpapatay na lang natin. Ayan. Kung ano pala kayo yata yung sa kabila ah.
check ko kung okay yung sukat. Napaliit ko nga, napaliit. Ay, napalaki. Yan nga ba sinasabi ko eh, magkakalasa naman ako eh. Tapos dito sa ano naman, ipartida natin to sa may gitna ng ano, sleeve, lugtungan. Ayan. Ganun din dito sa kabila. Partida natin. So ngayon, kakabit na natin. So ayan ang ating sleeve mga master. Ayan, yung ating piping, pababa yan siya. So kahit plansayan ng plansayan na natin yan, so wala, hindi tayo mamumroblema na titikwasan kasi nakababa eh. Ayan. Tapos ito, ano natin, kabitin natin itong sleeve. Ipartido ko muna itong ano, sa side at saka sa shoulder. Hindi na ako mahirapan. Ganun din dito. Ayan, partida na natin lahat. So, ito yung ating body. Iyan ako lang ulit para explain ko sa iyo kung paano magkabit ng sleeve. Ayan, ito yung sleeve. Ay, ito yung sleeve. Ito yung kabitan natin manggas. Ito muna. So ito yung ating sleeve. Gaganyan kasi natin yan. So ito yung front. Dapat ito din yung front natin makikita. Sa kabila siya yung isa. Ayan. Meron kasi akong tanda nito. Kakabit kasi natin yung paganyan. Ayan, ganyan. Ito yung front. Ito naman yung front at may kita ayon sa may tanda akong nilagay. Ayan. Ito yung kakabit natin. So, gaganyan ko lang yan. Dito pala sa gitna, sa body, ayan. Ito yung dugtungan natin. Papasok lang ako dito ng 1 inch. Ito yung dito ko naman itatapat itong, pinasok ko na 1 inch, itong dugtungan naman lang sa sleeve. Ayan sa ito. Dito ko yung itatapat. Ayan. Tapos ito na yung papasada ko. Ipailalim ko itong sleeve. Ibabaw naman itong katawan. Ay, sorry. Nagalaw nga ito yung camera. So ayan, okay na. Ayun, ipasada na natin. Para kaya ko inaibabaw yung body tapos ang sa ilalim yung tawag ito. Sleeve para may kunting pakain. Kunting hatak. Kasi yung tawas ko lang naman ito, parang ano naman eh. Si polo style lang din naman. Blouse, basic ano lang ba? Basic sleeve pattern lang.
Yeah, tapos na tayo. Tapos sa kabila naman. Ganun pa rin. Pasok tayo ng 1 inch mula sa front, itong dugtong sa sleeve. Ayan.